Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa sinasabing pagmamalkato ng mga pulis sa 16 na taong gulang sa Davao Occidental. Magsusumbong lang sana sa mga otoridad ang isang binatilyo na binugbog umano siya ng kanyang ama. Pero sa halip na matulungan, binuhusan umano ng mga pulis ng sinamak o sukang may sili ang ari ng biktima. Nagpa-patrol, Chrislen Bulosan. Sakay ng isang police car, nagtungo sa Hall of Justice ng Digo City ang isang binatilyo kasama ang kanyang nanay para magsampa ng formal na reklamo laban sa mga pulis na nagmaltrato umano sa kanya sa isang police detachment sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental noong Linggo, June 18. Unang ibinahagi ng 16 anyos ang kanyang kwento sa social media. Dumulog lang umano siya sa pulis para isumbong ang umano'y pambubugbog sa kanya ng kanyang tatay. Pero imbes na matulungan, naabuso pa umano siya. Bukutong dala sa truck at gawin nga bata. Isunod ko last lang yung kwarto. Palo lang so guys. Yan na akong kinataw. Mandipang taon la po liyon. Bungagan pa daw nila. Ngayon ako, ayaw na. Sakit kayo. Dagdag pa ng biktima. Binalaan pa siya ng mga pulis na hindi siya maaring magsumbong. Kita rin sa kanyang underwear ang mansya ng binuhos na sinamak. Unang sinabi ng tsahi ng biktima na may pumunta sa kanila para makipag-areglo, pero hindi ito pumayag. Miyerkules, tinukoy ng binatilyo ang tatlong pulis na nagmaltrato sa kanya. Lahat ng duty that day, June 18, pinapunta dito sa station para pair, tatlo po yung tinuro niya together sa NSWD and WCPD na nag-handle ng case na pinakonfirm, hindi ka ba magkamali, ito ba talaga? Then nagsagot ang bata, yes po ma'am. Ayon sa Davao Police Regional Office, bagamat itinuturing nila itong isolated case sa rehiyon, hindi nila papalampasin ang pang-aabusong ginawa ng sino man sa kanilang hanay. Kasi in the first place, dapat kami po ang protector. So nakita nyo naman po, we will be filing criminal and administrative case against those perpetrators. Tinanggal na sa pwesto sa detachment ang tatlong pulis habang iniimbestigahan ang nangyari. Kasong paglabag sa RA 7610 o proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga menor de edad ang haharapin ng mga sangkot. Chrislen Bulosan, ABS-CBN News, Davao Occidental. Patuloy pa rin ang problema sa African swine fever sa bansa dahil dito mas bababa ang produksyon ng lokal na baboy at nananatiling mataas ang presyo ng karne nito sa mga pamilihan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Mabenta ang mga ulam gaya ng lechong paksiw at adobong baboy sa kainan ni Aling Editha. Pero aminado siyang namamahala na talaga siya sa presyo ng baboy. Magmula kasi ng magnegosyo siya noong 2019, malaki na talaga ang itinaas ng presyo nito. Sa ngayon, nasa 275 hanggang 390 pesos ang kilo ng baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Nung una magtinda ko, nung 2019 yun, 165 lang ang baboy. E ngayon, 2023, ang laki ng tinaas talaga. Sobrang taas. Siyempre nag-a-adjust kami ng presyo, kundi malulugi kami. Aminado ang DA na hindi pa agad-agad maibabalik sa dating presyo ang baboy na umabot sa 200 hanggang 260 pesos noong bago magkaroon ng African swine fever sa bansa. Ito'y kahit inaasahang nalalapit na ang bakuna sa ASF. Marami kasing ibang dahilan tulad sa mas mataas na presyo ng feeds. Malabo pa in the near future kasi nga the production of pork in the Philippines is still not, you know, at that level that we had before the pandemic, before the ASF. So it will still take time. Ayon pa sa outlook ng U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, mas bababa ang produksyon ng baboy sa bansa ngayong taon dahil hindi pa nasusugpo ang ASF sa ibang rehiyon sa Pilipinas.
Mula sa 975,000 metric tons, ibinaba nila ang production outlook sa 925,000 metric tons. Sabi ng Bureau of Animal Industry, may mga bagong kaso na naman ng ASF sa mga lalawigan ng Negros Oriental at Negros Occidental. Sa kabuuan, may aktibong kaso ng ASF sa 12 probinsya sa 7 rehiyon. Sabi pa ng BAI, dapat maging maingat ang mga hog raiser sa pagpapakain ng swill o kaning baboy dahil isang paraan ito upang maipasa ang ASF. The danger is kung ang nahihalo po doon sa swill, kung mayroong nahalo po doon na karne, halimbawa, ng baboy na may virus, ay yun ang makakapag-cause po. Umaasa naman ang mga magbababoy na makakatulong ang ASF vaccine sa pagpapababa ng presyo nito. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Binubuhay muli ng mga transport groups ang hirit na fare surge o taas pasahe tuwing rush hour. Namumuro na naman kasi na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, lalo na ang diesel sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Napapansin ni Reynold na unti-unti na namang tumataas ang presyo ng diesel. Wala ng 50 litro noong mga nakaraang linggo, ngayon lagpas 50 pesos na ulit. Kaya bawas na naman ang kanilang kita. Wala na kaming gigitaan kung patuloy pa rin itaas yung diesel. 51 na uli, 52. Oh. Parang gusto na naman siguro paabuti na naman ng 60 yan, mahigit. Ang bad news sa mga diesel ang ikinakarga, may nagbabadya na namang pagtaas sa presyo ng petrolyo, lalo na ang diesel sa susunod na linggo. Ang pangunahing rason, tumataas ang presyo sa world market dahil sa pangambang kukulangin ang supply sa pag-arangkada ng ekonomiya ng China at India. Mahigit piso na ang itinaas sa presyo ng imported diesel at kerosene sa unang tatlong araw ng trading, wala pang 50 centavos sa gasolina. Ang primary reason po ng pagtaas for this week, talagang andun po yung optimism, no? Yung sa demand ng China. Pero nagkaroon po ng softening ng prices for the past 2 days. Ang medyo pinangangambahan po natin is mukhang baka tumaas po itong trading day today at saka po yung tomorrow baka po mag-steady, no? Kaya binubuhay na naman ng mga transport groups ang matagal ng hirit na fare surge o dagdag pasahe tuwing rush hour mula 5 a.m. to 8 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Magtataas ng fare ang ating MRT3, MRT2, at it seems na approved na sila. Kami naman, ipapaano, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng petroleum product. Maraming kontra sa fare surge pero meron ding naiintindihan ang kalagayan ng mga driver. Masakit po kahit piso lang po, masakit na po sa bulsa namin, mahirap. Kakayanin po para din po hindi naman masyado ma-deprive yung mga drivers natin. Opo, parang i-injure ko na lang po yung 1 peso na itataas. Okay lang na lang po. Huwag po muna since po hindi naman po lahat ng estudyante is mataas po yung baon. So mas okay po na i-maintain na lang. Pero may namumuro namang good news sa LPG dahil nasa 2 pesos kada kilo na ang ibinagsak sa presyo sa ngayon. Yun nga lang, may 8 days pa bago lumabas ang final contract price na ipapasa naman simula July 1. Our forecast is down yan, going down yan. Ang issue na lang is how much. Ang pananaw namin when it comes to forecast, maliit lang ang ibababa. Maaring hindi pa nga ito 2 piso eh. Maaring 50 centavos or 1 peso. Samantala, inilabas ng Energy Regulatory Commission ang listahan ng 20 electric cooperatives sa Luzon na hindi pa nagsusumiti ng dokumento kaugnay sa mga pass-through costs na gusto nilang singilin sa kanilang mga consumers. Kung di sila magsasubmit, yun nga yung isang ano natin, magdududa tayo, 'di ba? Kung tama ba yung sinisingil mo. And habang na may duda tayo kung tama or mali yung sinisingil, baka dapat tigilan muna yung pagsingil dun sa adjustment. 48 na co-ops at utilities na ang nakasubmit kabilang Ameralco ng kanilang pass-through costs pero nilinaw ng ERC na pag-aaralan pa ito kung dapat nga bang ipasa sa mga consumer. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang aabangan kay megastar Sharon Cuneta?
Ati B, nagsimula na ang shooting ng pelikula ni Sharon Cuneta at Alden Richards. Todo suporta naman ang pamilya ni Julia Barreto sa premiere ng kanyang comeback movie. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Naniniwala ka ba na kapag ang mag-ex naging friends? Masaya ang aktres na si Julia Barreto dahil sa wakas, palabas na ang kanyang rom-com movie na Will You Be My Ex? Ang langin ko! Ayoko, kaya nga tayo friends eh. Sa premiere ng pelikula, ikinwento ni Julia ang karanasan sa shooting kasama si Diego Leizaga bilang kanyang leading man. We enjoyed filming this, so sana mag-enjoy yung tao kasi nag-enjoy talaga namin gawin to. Present sa red carpet premiere ang kanyang kapatid na si Leon at mommy na si Marjorie na todo papuri sa acting ni Julia. I'm happy for her. I'm excited for her. Ito naman ang talagang kaligayahan niya to be working and doing movies and films that, you know, yung nakakapag-iba-iba siya ng leading man. Dahil naman sa patuloy na tagumpay sa showbiz at sariling negosyo, hindi na iwasang matanong ulit si Julia kung ready na ba siyang magpakasal sa boyfriend na si Gerald Anderson. In God's perfect timing. Balikbansa naman ang aktres na si Bella Padilla mula sa UK. Nakalinya na agad ang kanyang projects dito kabilang ang ilang pelikula. I don't work in the UK, so what I do there, I write my scripts in the UK. So when I finish something, dinadala ko siya dito ulit. So that's why I'm always asked to come home. Solo living si Bella sa London at sinusulit niya ang bagong environment. My boyfriend lives in Switzerland, so but I am definitely inspired kasi bago yung environment. I'm experience, like I said kanina, I'm experiencing things for the first time again. Sa ngayon, magiging abala si Bella sa shoot ng bagong pelikula kasama si JC Santos. Nagsimula na ang shooting ni megastar Sharon Cuneta at kapuso actor Alden Richards para sa kanilang unang tambalan. Bibida ang dalawa sa pelikulang may working title na A Mother and Son Story sa direksyon ni Noel Naval. Ibinahagi rin ni Mega ang ilang behind-the-scene photos nila sa set ni Alden, kasama rin sa abangang pelikula si Maso Campo. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Nasamsam ng Bureau of Customs ang mahigit 2 milyong pares ng Peking-branded footwear. Ang halaga nito nasa mahigit 1 bilyong piso. Nanawagan naman ang Intellectual Property Office of the Philippines na huwag tangkilikin ang mga Peking produkto. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Nasa 8,000 piso ang halaga ng branded na sapatos na natipuhan ng estudyanteng ito sa Quezon City. Pero dahil kapos ang allowance, imitation na lang ang binili niya na higit 1,000 piso lang. Para po makatipid. Hindi mo po maaasahan na kasing magkaparehas ng quality po nung original. Depende rin po kasi sa paggamit. Sa kabataan po ngayon, mahalaga na po ang kung paano mo po pinapakita yung sarili. Kamakailan lang, higit 2 milyong pares ng sapatos at tsinelas na kopya lang din ang disenyo at logo sa isang kilalang brand ang nasamsam ng Bureau of Customs. Nagkakahalaga ito ng 1.56 billion pesos. Ayon sa BOC, nakatanggap ang intelligence group ng ahensya ng impormasyon kaugnay ng naturang Peking footwear na nakaimbak sa isang distribution hub malapit sa Metro Manila. Agad itong pinuntahan ng mga operatiba ng BOC sa ilalim ng visitorial powers ng Customs Commissioner. Inihahanda na ang kaso laban sa mga taong umano'y sangkot sa smuggling ng mga Peking sapatos at tsinelas. It's on the pipeline already. We're just waiting for certain answers coming from certain divisions, no, that have been conducting independent investigations relative to possible sources of these items. Sisirain ang mga nakumpiskang footwear, sabi ng BOC, maliban na lang kung may ahensyang hihiling sa kanila na i-donate ito at kung papayagan ito ng may-ari ng brand. Panawagan ng Intellectual Property Office of the Philippines sa publiko, huwag tangkilikin ang mga Peking produkto dahil hindi ito nagbabayad ng karampatang buwis. Apektado rin ang kita ng mga lehitimong negosyo na posibleng maging dahilan ng pagbabawas ng mga trabahador o pagkalugi. Posible rin itong maging dahilan para umalis sa Pilipinas ang negosyo ng kinopyahang brand. Ngayon saan ang benta na yun napunta sa mga legitimate businesses, edi nakapagbayad sana ng VAT, value-added tax, at kung ano pang mga income tax na napunta naman dapat sa mga public service, di ba? Sa ating mga mamamayan at napunta rin sa pagpondo ng mga projects na infrastructure natin.
Payo ng IPOFIL, pwedeng makita ang peke sa pamamagitan ng pagsusuri sa 3P. Presyo, kung masyadong mababa ang benta, ay dapat nang magduda. Packaging, kung mali-mali ang spelling. At produkto, kung mababa ang kalidad. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga may-ari ng produkto para magbigay ng iba pang palatandaan para matukoy ang orihinal sa peke. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Inirereklamo ng maraming pasahero ng eroplano ang nadadalas na pagkansela ng flights bunsod umano ng pandaigdigang kakulangan sa piyesa. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nakansela ang flights ninyo at ano ang karapatan ng isang pasahero? Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Manabat. Pangalawang araw bilang squad. Idinaan sa TikTok video ni Monica ang inis sa pagkakansela ng connecting flight niya pauwi ng Pilipinas. Inabot sila ng 2 araw sa loob ng palipara ng Japan. Hindi kami makalampas ng immigration, pinabalik ulit kami. Sabi ko, kung hindi kami makakalampas ng immigration, hindi kami makakapasok ng connecting flights, saan kami pupulutin? Nakaka-disappoint, nakaka-frustrate na. Kasama ang flight ni Monica sa mga kamakailang mahabang listahan ng flights na nakakansela. Nauna nang humingi ng paumanhin ang Philippine Airlines. May mga inayos na sila sa kanilang mga flight schedule. Ang Cebu Pacific, nagbawas na rin ng flight schedule at magdadagdag ng naka-standby na eroplano na ipapalit sakaling may eroplanong magkaaberya ulit. Ayon sa Civil Aeronautics Board, hindi lang Pilipinas ang namomroblema sa mga kanselasyon ng flight. Sa buong mundo kasi, nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng mga piyesa ng mga eroplano at mahaba rin ang pila sa pagsasaayos. Kaya pinulong na ang mga airline na magbawas na ng mga flight. Ayaw natin na ang mga mananakay ay kung kailan nasa airport na o papunta na sa airport at saka nila malalaman na cancel pala yung flights. Ang layunin natin, magkaroon ng orderly planned cancellations na with enough time, masabihan na kaagad. Matagal rin kasing nabinbin at nahinto ang mga ito dahil sa pandemya. Kaya maging ang mga international airline na momroblema rin at naghahanap ng paraan para ipagpatuloy ang mga flight. Ang tanong ay kung may pananagutan nga ba ang mga airlines. Ayon sa Civil Aeronautics Board, depende sa sitwasyon. Kung halimbawa, sa isang hypothetical na situation, hindi pa naman nagkakaroon ng supply chain problem, talagang wala ka ng equipment at wala kang maintenance. Hindi mo pwede sigurong sabihin na kaya merong ganito ay because of the supply chain. Sa isang banda naman, kung ikaw ay nagkataon na bago lahat ng eroplano mo, may sarili kang maintenance company, hindi mo rin pwede siguro sabihin na, nagka-cancel ako ng mga flight because of supply chain problems. Ito ang mas mahalaga. Ginawa mo ba lahat? Kasi kung hindi mo ginawa yon, may pananagutan ng isang airline. Sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, may karapatan ng mga pasahero na masabihan na maaga kung kanselado ang kanilang flight. May opsyon rin ang pasahero na ipa-reimburse ang nagastos sa ticket o kaya ma-i-endorso ng airline sa ibang airline. Maaari ring ipa-rebook ang ticket nang wala ng dagdag na babayaran. Hinihimok naman ng Civil Aeronautics Board ang mga pasahero na gustong magsampa ng reklamo na tumawag o mag-email sa kanila. Ayon sa Civil Aeronautics Board, wala pang kasiguraduhan kung kailan mareresolba ang issue ng kakulangan ng piyesa o ang mahabang pila sa pagsasaayos ng mga eroplano. Pero ito ang sigurado, kailangan masabihan na maaga ang mga apektadong pasahero para makapagplano sila. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Tumaas ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA batay sa isinagawang traffic survey noong May 22, 2023. Umabot na sa 425,890 ang mga sasakyan na dumaan sa EDSA, mas mataas sa 4.93% na dumaan noong July 8, 2019. Sabi pa ng MMDA, bagamat may pagtaas sa volume ng mga sasakyan, ay bahagyan namang bumilis ang biyahe. 24.98 kilometers per hour na ang naitalang travel speed ng sasakyan sa EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento northbound, habang 22.46 kph naman sa southbound nitong
May 22. Mabilis ito kumpara sa 21.67 kph travel speed ng sasakyan sa EDSA northbound, habang 11.02 kph naman sa EDSA southbound noong Enero 2020 o bago nagkaroon ng pandemya. So, nabawasan rin po ang mga bottleneck, at kung nakikita niyo po, may mga peak hours lang po talaga. Nagde-deploy po kami ng 900 to 1,000 traffic enforcers kada shift para iwasan ang mga traffic violations na nagdudulot rin po ng traffic at aksidente. Sinuspindi muna ng lokal na pamahalaan ng Algeria, Southern Cebu, ang canyoneering activities at paglangoy sa dinarayo nilang talon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pinagbawalan muna ang tourist activities dahil tumaas at malabo ang dumadaloy ngayong tubig sa talon. Maari umano itong magdulot ng kapahamakan sa mga tourist guide at mga bisita. Bubuksan lamang muli ang talon sa publiko kapag bumuti na ang panahon. Sa Facebook Live naman ni Bayan Patroller Samra Tahir Abdullah, makikita ang mataas na tubig sa mga palayan at ilang bahay sa Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Kwento po ni Samra, halos 2 linggo na nilang nararanasan ang pag-ulan sa kanilang lugar dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yon, alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, panay na naman ang ulan. Ano ba ang dahilan? Yes, kabayan, thunderstorm po nagpaulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. At bukas, maulan pa rin sa gitna at katimugang bahagi ng bansa dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. At nanatili pong mataas ang mata ng mga pagbaha at landslides, kaya mag-ingat pa rin po at manatiling handa, kapamilya. Bukas naman, posibleng may low pressure area na mabuo sa silangan po ng Mindanao sa loob ng ITZZ. At sa weekday, kikilos po ito, or sa weekend, kikilos ito pahilagang kanluran palapit sa bansa. Sa ngayon ay hindi ito nakikitang mabubuo bilang bagyo, pero kasama ang habagat ay magpapaulan ito dito sa Southern Luzon at Visayas Sabado at Linggo. Tingnan natin ang mga aasahang pag-ulan bukas ayon sa The Weather Company. Sa tanghali po, halos buong Mindanao na ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa hapon naman, maulan pa dito sa May Davao Region, Bukidnon, Cotabato at buong Zamboanga Peninsula. Pero sa gabi, ilang lugar na lamang sa Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Visayas, may kaunting ulan sa ilang bahagi ng Central at ng Western Visayas. Halos buong Visayas naman na ang uulanin pagsapit ng tanghali, at mas malalakas po ang ulan sa hapon dito sa Eastern Visayas, lalo na sa may bahagi ng Biliran at Northern Leyte. At sa gabi, maraming bahagi pa ng Visayas ang uulanin, lalo po sa bahagi ng Cebu at ng Bohol. Sa Palawan, maulan maghapon sa halos buong probinsya, pero pagsapit po ng gabi sa hilagang bahagi na lamang may aasahan mga pag-ulan. Ito naman sa Luzon, maaraw at mainit sa malaking bahagi, pero magsisimula na ang mga pag-ulan dito po sa Bicol Region umaga pa lamang. Sa tanghali, meron na rin mga pag-ulan hanggang hapon po yan dito sa Ilocos Region, sa May Abra, Tarlac at maging sa Occidental Mindoro, at mas maulan pa pagsapit ng gabi sa May Bicol Region, lalo po dyan sa Masbate, at maulan din sa May Southern Quezon, Marinduque at Romblon. Dito naman po sa Metro Manila, buong araw mababa ang tsansa ng ulan bukas, kaya aasahan po ang mainit na panahon maghapon, kaya dalasan po ang pag-inom ng tubig at huwag kalimutan ng pananggalang sa init ng araw. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Dumulog sa PNP ang mga biktima ng mga online lending app para magpasaklolo matapos makaranas umano ng panghaharas at banta sa buhay dahil sa hindi mabayarang utang. Ang isa sa mga biktima, pinadalhan pa ng funeral service sa bahay. Nagpapatrol, Raya Kapulong. May nauna nag-text sa akin na walang nakukulong sa utang pero may namamatay. Sabi nila, 10,000 lang ang ulo ko. Pagkatapos nun kinabukasan, may pinadala sila na funeral service sa bahay. Ako yung naka-receive. Paglabas ko, sabi nila, kukunin namin yung bangkay ni Cherry. Diyan ba si Cherry? Trauma ang sinapit ni Cherry.
nang may pumuntang punerarya sa kanilang bahay dahil hindi niya agad nabayaran ang inutang na 5,000 na lumobo ng 50,000 pesos dahil sa interes. Na-hospital yung tatay ko. So nung na-hospital siya, kailangan namin ng pera. Tapos mabilis lang kasi siyang makuha. Hindi ko alam na ganun pala kalaki yung interest. Kasi nung i-download ko siya, wala namang nakalagay. Nakalagay lang yung principal. Tapos nung pagkukuha pala siya, pag na-cash out na siya, malaki na po yung mababa. Sobrang trauma talaga, tsaka stress, tsaka na-depressed din kami. Napaiyak naman si Aniel na ilang araw nang balisa at hindi makatulog dahil sa mga pananakot niyang natatanggap mula sa inutangang online lending app. Grabe na po pananakot na ang ginawa po nila sa akin, na papahamak na po nila ako sa social media. Yung picture ko po, saka yung details ko po, i-post daw po nila doon. And then yung mga contact reference, tatawagan daw po. Hindi raw po nila ako titigilan na ano, hanggat di raw po ako nakakabayad. Sina Cherry at Aniel ay kabilang sa halos 50 dumulog sa Philippine National Police para magpasaklolo at maghain ng reklamo matapos makaranas ng harassment mula sa mga online lending app. Iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang mga reklamo at aalamin ang identity ng mga inirereklamong online lending app. Pero aminado silang isang malaking hamon ito. I-establish po ng anti-cybercrime unit po natin ang kanilang identities, ang kanilang whereabouts or locations, kasi meron naman po tayong kapabilidad through our anti-cybercrime unit. Based po sa experience po ng ACG through conduct po ng operations natin regards to this lending OLA, karamihan po sa mga financiers natin nila ay wala po sa Pilipinas. Mostly may case kami na ang nangyari ay mga Chinese national sila. So nakita niyo po ang laki ng grupo ng mga yan. So yung mga nahuhuli po natin, mga Pinoy dito, kung sino man ang nandiyan sa mga in-establish nilang business, ay para mga supervisors lang sila dito, caretaker lang sila ng business dito, pero hindi sila ang actual boss. Posibleng maharap ang pamunuan ng mga inirereklamong online lending app sa patong-patong na kasong kriminal tulad ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law, paglabag sa Privacy Act at grave threat. Panawagan ng PNP ACG sa publiko na magdoble ingat at huwag agad i-click ang mga natatanggap na link sa text message at sa social media. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Sa kabila ng panawagan ng minorya sa Senado na ibito ang Maharlika Bill, pinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad niyang pipirmahan ang panukala sa sandaling makarating ito sa Malacañang. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Ikinalungkot ng Senate Minority Bloc ang paglagda ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa panukalang Maharlika Investment Fund Act of 2023 sa Washington, D.C. Miyerkules. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, i-veto ng Pangulo ang Maharlika Bill dahil malaking tsansa na unconstitutional ito. Ang tinutukoy niya dito ay ang prescriptive period of crimes na sa Section 50 nakalagay ay 10 taon, pero sa Section 51 ay 20 taon ang itinatakda. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na itama na ito bago napirmahan ni Zubiri. Iginiit din ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda anumang binago sa Maharlika Bill ay nakabase sa transcript ng Senate session. Bilang miyembro ng liderato sa Senado, alam natin na meron solusyon naman tungkol dyan. We ensure that the bill that will be enacted into law will be faithful to the discussions on the floor. Pinauubayan naman ni Senator Risa Ontivero sa constitutional lawyers ang paghimay sa Maharlika Bill. Pero tila hindi natitinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga puna ng minorya. Guardyado naman umano ang interes ng mga Pilipino sa Maharlika Bill. I will sign it as soon as I get it. The key to the success of any fund, any hedge fund, pension fund, sovereign fund, investment fund, is the management. Tinayak din ng Pangulo na hindi maaabuso ang Maharlika Fund. One of the first changes that I proposed to the House was to remove the president as part of the board. To remove the central bank chairman, to remove the Department of Finance, because it has to operate
as an independent fund. Kung korap ang ilagay mo dyan, korap talaga yan. Mana, mamawala yung pera. Kung mahusay ang ilalagay mo dyan, ay lalaki yan at magagamit natin yung pondong yan. May pakiusap naman sa lahat ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Suportahan na lang natin ang administrasyon na punuin yung mga pagkukulang niyan, tuwirin yung medyo malalabong parte at sana magamit sa tamang mga pamamaraan at tamang mithiin. Pirma na lang ni House Speaker Martin Romualdez ang kailangan sa Maharlika Bill para maipasa ito sa Malacanang. Oras na maging isang ganap ng batas, inaasahan na isa sa ipagmamalaki ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation address sa Hulyo, ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Sherian Torres, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, isinusulong ng Department of Finance at Department of Health ang isang tax program na balak dagdagan ang buwis ng ilang uri ng pagkain. Bukod sa karagdagang pondo ng gobyerno, may nakikitang iba pang benepisyo ang nasabing hakbang. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Pagkatapos ng klase, diretso ang ilang estudyante sa mobile store ni Eric para bumili ng sari-saring candy. Binibili niya ang mga ito kada kilo at tinitinda ng patingi-tingi, bagay na patok sa mga estudyante. Isa siya sa posibleng maapektuhan ng kabuhayan sa panukalang pagtaas ng buwis sa mga junk food at matatamis na inumin. Mangangamba rin ako pag gano'n, halimbawa gano'n, nasipre yung kung gaano yung inaano ko dati, parang bababa na rin. Itong mga gamit ko, binibigay ko ng 7-10, kung mas lalong tumaas pa, kahit gawin ko na lang gano'n, mga 6 gano'n, para meron pa rin kahit konti. Ayon sa Department of Finance o DOF, sa ilalim ng panukalang tax program, balak patawan ng karagdagang 10 piso kada 100 grams o 10 piso kada 100 milliliters na buwis ang mga pre-packed na pagkain na kakarampot ang nutritional value, gaya ng mga dessert at iba pang matatamis na pagkain at sitsirya na lampas sa pamantayan ng DOH ang fat, salt at sugar content. Balak din ng DOF na itaas sa 12 pesos per liter ang buwis sa matatamis na inumin sa ilalim ng train law. Kung mangyayari ito, aabot umano sa 76 billion pesos ang malilikom na pondo ng gobyerno sa unang taon ng pagpapatupad. Pero hindi lang dagdag nakita ng gobyerno ang nakikitang benepisyo ng dagdag buwis sa mga produktong ito. Posible rin kasing mabawasan ang pagkonsumo ng publiko sa mga ganitong uri ng pagkain. Once na nag-accumulate ang sugar, pwede din kasi ito ma-affect sa health nila, lalo na pag may mga history, family history na diabetes, no? And then syempre, yung mga diabetic patient din, mas mararegulate and makokontrol din nila yung pag-intake ng sugar. Dagdag ni Dr. Belandres, maaaring magdulot ng ilang sakit gaya ng heart disease, kidney disease at stroke ang palagi ang pagkain ng maalat. Bagamat kailangan din naman ng ating katawan ang asukal at asin, mas mainamaan niya na makuha ang mga ito sa mas masusustansyang pagkain gaya ng prutas, isda at karne. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Hollywood career ng award-winning international actress na si Dolly De Leon. Makakasama si Dolly sa cast ng 9 Perfect Strangers Season 2 kasama ang Hollywood star na si Nicole Kidman. Unang ipinalabas sa Hulu ang 9 Perfect Strangers noong September 2021 at naging most watched original series sa streaming platform. Sa ngayon, abala rin si Dolly sa shooting ng pelikulang A Very Good Girl kasama si Catherine Bernardo. Mapapanood naman ng mas maraming kapamilya sa abroad ang mga programa ng ABS-CBN dahil available na ang Kapamilya Online Live ng Live at On Demand sa Japan, Hong Kong at Singapore sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Libreng regalo ito ng ABS-CBN bilang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga palabas.
matapos na makakuha ang Kapamilya Online Live ng higit 251 million views para sa primetime shows noong Mayo. Matututukan ng mga Pinoy sa Japan, Hong Kong at Singapore ang mga paborito nilang Kapamilya teleserye ng live kasabay ng pag-ere ng mga ito sa Pilipinas. Ilan sa mga programang masusubaybayan ng live at on-demand ang FPJ's Batang Quiapo, The Iron Heart, Dirty Linen at It's Showtime. Mapapanood ang Kapamilya Online Live sa lumalaking komunidad ng ABS-CBN Entertainment YouTube channel na merong 44 million subscribers, ang pinakamarami sa Southeast Asia. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice ang drug suspect na si Jad Dera. 5 jail guards at 1 opisyal ng NBI. Ito po'y dahilan sa isyo ng paglamas-masok sa selda. Aminado rin abogado ng pamilya ni dating Negros Oriental Roel Digamo na siya ang nagparating sa DOJ sa mga pagpuslit ni Dera. Nagpa-patrol, Nico Pawa. Ito ang CCTV video ng buffet dinner sa hotel sa Makati pasado alas 9 ng gabi ng Martes. Kita sa video ang drug suspect na si Jad Dera kasama ang 5 NBI jail guard na kumakain matapos umalis sa NBI compound sa Maynila bandang alas 8 ng gabi. Nauna nang sinabi ng abogado ni Dera na naghanap siya ng doktor kaya lumabas ng selda si Dera. Ang sinabi sa akin ni Dera is that lumabas siya around past 8 p.m. dahil masama ang pakiramdam at magpapacheck up. Yung subsequent acts na kumakain sa labas, wala akong mapaliwanag doon, which definitely mali talaga yon na kumakain sa labas. Wala pong na-report ng triptychet. So we can assume na hindi siya sanctioned by any office order or any purpose other than to just leave, have dinner, and then come back. Posibleng ipatawag ng NBI ang babaeng nasa mesa na umano'y karelasyon ni Dera. Inihatid pa umano ito sa bahay sa Rizal mula sa buffet dinner bago bumalik sa NBI at naaresto ng hating gabi. Lumalabas sa investigasyon na nasa 4 na beses nakalabas ng selda si Dera. Bukod sa Makati at Tagaytay, nagkalatagan at Subic din umano si Dera kasama ang ilang jail guard at opisyal. I can only confirm yung knowledge ko na paglabas na official yung sa ospital sa Holy Infant, saka yung issue sa orthopedic na dinala siya kasi meron time na nagpapalpitate yung heart, tinakbo talaga yan sa ospital. Tagaytay and other mga escapade na yan sa Batangas, hindi ko talaga alam kung nangyari yan or hindi. Si Attorney Levito Baligod, abogado ng pamilya ng pinaslang na Negros Oriental Governor Roel Degamo, ang naging impormante at nagsumbong sa DOJ na nakakalabas ng NBI si Dera. I congratulate and I salute the responsible members of the NBI, especially yung NBI NCR at saka yung National Task Force on Anti-Illegal Drug. They took action on the information related to them at it turned out na the information was accurate at nahuli nila. Diyan po natin mahusgahan siguro kung gumagawa lang kami ng kwento o hindi. Dahil dati pa po namin ito nire-reklamo. Sa isang Facebook post, inihayag ni Mayor Janice Degamo ang pagkadismaya niya sa NBI. Magkasunod lang umano kasi ang pagbaliktad ng mga testigo sa pagkamatay ng kanyang asawa na nakaditine sa NBI at sa paglabas-pasok ni Dera sa selda. Mas lalong tumitibay yung aming paniniwala na someone inside there at the NBI is really moving and doing something para mag-recon silang lahat. Muli namang iginiit ni Atty. Ferdinand Tupaso, abogado ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. na walang kinalaman si Dera sa kanyang kliyente. Walang 25 million. Walang ganon. Kanya lang ang problema, itong si Atty. Baligod, again, adding a fake fuel to the fake fire, sinakyan agad. Sinabi, proof daw yan na nag-iispiya yung mga ilang kawani ng NBI for Teves. Now he has an egg on his face. Napahiya siya. Bukod naman kay Dera, inihayag ni Baligod na pati ang itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Degamo na si Marvin Miranda ay nakakalabas din umano ng selda. That night, sabay silang lumabas pero nauna lang na umalik si Marvin Miranda. Kaya po kailangan heads should roll in that facility. Ayon naman kay Attorney Reynante Oseo, abogado ni Marvin Miranda, wala siyang impormasyon sa mga sinasabi ni Baligod.
Kanina, sinampahan na ng reklamo sa DOJ si Dera, 5 jail guard at isang opisyal ng NBI. Magkakahiwalay sila ngayong nakakulong. Ayon pa sa DOJ, magkakaroon ng balasahan sa mga tauhan ng NBI Detention Center. Ayon naman sa isa sa mga kinasuhang jail guard, job order lang siya sa NBI. Napilitan lang umano siyang samahan ng 6 na beses si Dera dahil ayaw niya mawala ng trabaho. Doon na po yung pagsisisi. Yung nangyari na po, wala na po kami magagawa. Sumunod lang po kami sa utos. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng pamunuan ng NBI pero wala pa silang binibigay na pahayag tungkol sa mga pangyayari. Nico Bawa, ABS-CBN News. Hiniling naman ang kampo ng suspendidong si Congressman Arnulfo Teves Jr. na mag-inhibit ang Department of Justice sa paghawak sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Sa kanyang urgent motion, binanggit ni Teves ang sinasabing pagdidiin sa kanya sa kaso ni Justice Secretary Crispin Remulla. Una nang sinabi ni Secretary Remulla na si Congressman Teves ang sinasabing utak sa pagpatay kay Degamo. Ayon naman kay Teves, ang mga ganitong pahayag ng kalihim ay nagbibigay sa kanya ng pagdurudang magiging patas ang DOJ sa kaso. Mungkahin ni Teves ipahawak ang investigasyon ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pwede ba? Inihiling po natin na mag-inhibit ang buong departamento sa pagdinig ng kaso ni Congressman Teves dito sa murder case. Sapagkat para sa amin, ay pronounced na siya ay guilty ng kalihim ng kagawaran ng katarungan. At sabi nga namin dito, sinong prosecutor pa ang magsasabing walang probable cause? Because if any prosecutor says that there is no probable cause, in effect, sinasabi nila mali yung kanilang sekretary. Sinong prosecutor ang gagawa noon? Samantalang hawak noong sekretary ang iyong promotion, assignment, etc. Simula ngayong araw ay pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang coverage para sa mga pasyenteng sumasailalim sa hemodialysis. Bate po sa inilabas na PhilHealth Circular, nasa 156 sessions na ang sasakawin ng PhilHealth mula sa dating 90 sessions. Ayon kay PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Ballena, ito ay para sa taunang hemodialysis session. Ang mga hindi nagamit na hemodialysis session sa taong ito ay hindi na umano po pwedeng i-carry over o idagdag sa susunod na taon. Aabot sa mahigit 20 bilyong piso ang pondong inilaan para sa hemodialysis patients. Para po makakuha ng nasabing benepisyo, kailangan ay kabilang sa PhilHealth Dialysis Database ang pasyente at makapagpapakita ng rekomendasyon mula sa lisensyadong doktor. Katataon, ang atin pong kabuuang ayuda no, sa mga dialysis patients ay umaabot ng 234,000. Pero dahil naging 156 sessions na ang sagot ng PhilHealth, no, ay aabot na sa 405,600 pesos. Ang sinasagot po ng PhilHealth para sa mga pasyente na merong chronic kidney disease stage 5 na kalagayan. Iginiit ng Professional Regulation Commission o PRC na walang ahensya ng gobyerno na maaaring mag-issue ng pansamantalang lisensya sa mga hindi pumasa sa nursing board exam. Ayon kay PRC Commissioner Dr. Jose Cueto Jr., kailangan munang amyendahan ang Republic Act No. 9173 o Philippine Nursing Act of 1991 para mapayagan ang panukala ni Health Secretary Ted Herbosa na i-hire o kunin ang mga nursing graduates na umiscore ng 70 to 74% sa board exam. Ito ay para mapunan ang kakulangan ng nurses sa mga pampublikong ospital. Pero pwede naman anyang makapagtrabaho sa mga government hospital ang mga di-lisensyadong nurse kung isa sa ilalim sila sa pamamahala ng mga rehistradong nurse. Dagdag pa ni Cueto, makikipagpulong sila kay Secretary Herbosa para talakayin ang panukala ng kalihim. Said that they will be supervised by registered and licensed nurses. There may be no need for giving temporary permit because they will not qualify and they will not be given opportunities for independent practice.
Inilipat na ng Department of Foreign Affairs ang mandato kaugnay ng pagtulong o assistance to nationals sa Department of Migrant Workers. Ang ibig sabihin, ang Migrant Workers Offices o MW o MWOS ang mangunguna ngayon sa legal assistance, repatriation at iba pang suportang kailangan ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bansa. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Mahigit 11,000 overseas Filipino workers na ang natulungan ng One Repat Command Center mula Hulyo 2022 ayon sa Department of Migrant Workers. Isa sa lumapit si Rose na dumayo pa mula Samar. Humihingi siya ng tulong para makauwi ang asawang nasa Jeddah na napasuna ang papeles at hindi nasisweldohan sa tamang oras ng employer. Kaya nga po ma'am, lumapit na kami dito ma'am kasi yung inaalala namin ma'am, wala na silang ikama, hindi na sila nakakalabas. Ang tagal na nila doon, sana makauwi na ma'am. Inaasahang lolobo pa ang bilang ng mga mangangailangan ng serbisyo ng DMW. Simula kasi July 1, kasama na sa responsibilidad ng kagawaran ang Assistance to Nationals o ATN na mandato dati ng DFA. Ito ay bilang pagsunod sa batas na bumuo sa DMW, ang Republic Act 11641. Kasama sa ATN services, ang legal assistance sa mga OFW na may criminal, labor o immigration cases, repatriation o pagpapauwi sa mga distressed, may sakit o nasawing OFW, tulong sa mga may problema sa employer, naghahabol ng claims o biktima ng illegal recruitment at human trafficking, welfare at shelter assistance sa mga nangangailangan ng rescue, tulong medikal o runaway na walang mapuntahan. At higit sa lahat, food, transportation, accommodation, medical at financial assistance sa mga emergency o crisis situation gaya ng giyera o pandemya. Ang dapat gawin ng isang OFW na mangangailangan ng mga serbisyong ito, lumapit o makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office o MWO. 40 bansa ngayon ang may MWO at labor attaché ng DMW. Maaari ring tumawag ang mga kaanak ng OFW sa DMW hotline. We're developing a hotline ourselves but right now it's a unified hotline with OWA 1348. So that's the contact point. And of course, our migrant workers offices all around the world have their respective hotlines and Facebook pages. The Department of Migrant Workers has a website. Hindi rin problema ang pondo sa ngayon dahil mahigit 1 bilyong piso ang action fund ng DMW para sa ATN. Ang prioridad ngayon, masigurong hindi maaantala ang paghahatid ng mga serbisyo. Kaya ang DFA, hawak pa rin ang ongoing at lumang legal cases gaya ng mga Pilipinong nasa death row. The DFA will continue to handle the ongoing cases. We will take in the cases that come in on July 1st. Basta ang bottom line dito ay seamless and smooth and effective ang transition natin. Hindi rin aalisan ng ATN funds ang DFA dahil DFA pa rin ang may responsibilidad sa mga OFW na nasa mga bansang walang MWO o kinatawan ang DMW, pati na sa ibang Pilipino. Ayon sa DFA, kalahati na ng kanilang pondo ang naggamit ngayong taon dahil sa mga repatriation ng mga Pilipino sa iba-ibang bansa gaya ng Sudan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sugatan ang isang taxi driver matapos barilin ng pasahero dahil ayaw ihatid papuntang Cubao. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Nakaligtas sa tama na bala sa ilalim ng dibdib ang isang taxi driver. Binaril siya ng nagmamadaling pasahero na tinanggihan niya umanong ihatid papuntang Cubao, Quezon City, Miyerkules ng hapon. Nagalit umanong 64 na taong gulang na lalaki at kinalampag nito ang taxi. Nagalit din ang driver at lumabas para sana kumprontahin ang pasahero. Pero nilabas umanong ng lalaki ang kanyang caliber 357 revolver na baril. Sabay pinaputukan ng taxi driver. Babayad naman kakoko eh, sabi ko. Hindi, ayaw ko nga magdakay doon, ayaw ko nga maghatid. Papuputok ang kulas yan, tinamaan naman pala. Bakit ako yung may dalang baril? Pamproteksyon talaga namin sa sarili namin yan. Susugurin nga ako eh. Frustrated homicide incident ang pangreklamo ng QCPD laban sa suspect na pasahero. Ayon sa PNP, kumpleto sa papeles ang barilan suspect,
at meron din siyang permit to carry firearms. Pero dahil sa nangyari, pinababawi ng QCPD ang kanyang gun license. Binigyan ng lisensya ng ating gobyerno, ay dapat maging responsable. Yung pong pagiging mainiti natin, wala akong patutunguhang maganda yan. Mas maganda pa rin po ang maging responsable po tayong nagmamay-ari po ng baril. I-request na rin natin yung revocation ng kanyang lisensya. Kinumpirma naman ng PNP Firearms and Explosives Office na maaaring makansela ang permit to carry at gun license ng suspect dahil sa ginawa nitong paglabag. Grounds po natin for revocation of license, unang-una, when yung firearm is na-involved or ginamit during the commission of an offense, using your firearm should be the last resort if ever you'd be in a situation wherein mapapahamak po kayo. Paliwanag pa ng opisyal ng FEO, napakahalaga na nasa tamang pag-iisip ang isang gun owner. Kaya kabilang ang neurological test sa mga requirements bago makakuha ng lisensya ng baril. Pero aminado ang PNP FEO na base sa kanilang talaan, marami ang hindi nakapag-renew ng kanilang firearms license na mag-umpisa ang pandemya. Zia Nambrosio, ABS-CBN News. Inilunsad ng Caritas Philippines Foundation ang pinalawak na Ale Kapwa Fund Campaign. Layo nitong makalikom ng pondo para sa mga programa ng simbahan na tutugon sa pangangailangan ng mga hirap nating kababayan. Umaasa po ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na makahihikayat sila ng 1 milyong katao o higit pa na magbabahagi ng 500 pisong donasyon kada taon. Didiretso ang pondong ito sa iba't ibang legacy programs ng CBCP tulad ng mga feeding program, tulong pangkabuhayan at pangkalusugan at pangangalaga sa kalikasan. Nandyan din ang misyon na saklolohan ang mga biktima ng kalamidad. Pinadali na rin ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng mga bank at e-wallet account ng Caritas Philippines. Masaya mga host ng It's Showtime sa dagdag na bago nilang tahanan sa GTV. Para sa kanila, walang awayan, lalo't ang mahalaga ay mapasaya ang madlang people. Nagpapatro, Daniel Krishnan. Puno ng saya at pasisalamat ang It's Showtime matapos ang anunsyo ng pag-ere ng Noontime Show sa GTV channel ng Kapuso Network. Excited si Nabong Navarro at Ogie Alcacid sa dagdag na bagong tahanan ng It's Showtime. Siyempre masaya dahil meron din nagpatuloy sa amin ang bagong tahanan para ipagpatuloy namin kung anong nasimulan namin 13 years ago para magpasaya pa rin ang madlang people. Sobrang excited kami na ipakita pa at pasahin pa ang ating mga madlang people. Sino ba sa palagay mo magbibigay? Nagpasalamat din si Ogie sa TV5 sa pagpapatuloy sa It's Showtime sa loob ng halos 1 taon. Hi Boss MVP at siyempre sa lahat ng mga bossy ng TV5. Doon sa mga panahon na wala kaming tahanan, kayo po ang umumpun sa amin. Kaya maraming salamat sa pagkakataon. Dagdag ni Bong, walang awayan pagdating sa noontime shows. Lalo't ang mahalaga sa kanila ay ang mapasaya ang madlang people. Walang makakatumba sa TVJ. Idol yan eh. Sila nagsimula ng, isa sila sa nagsimula OG ng noontime show. Kung may ang TVJ may styles na meron din ng style ang showtime. Oh, hindi mo talaga pwede. Maganda rin kasi ngayon dahil tatlo na ang mapapanood din ng noontime show, di ba? So, mas masaya ang madlang people. Para naman kay Karil, dream come true para sa buong industriya ng Pilipinas ang mga pangyayari. Mind blown that this is happening, but it's also a big dream of mine na para lumawak yung isipan ng mga tao. Maybe it'll be better for the entire industry as a whole. Sa Instagram post naman ni Vice Ganda, tiniyak ng Uncabogable Star na patuloy ang saya at ligaya sa kabila ng mga pinagdadaanan ng It's Showtime. Para kay Vice, mananatiling original na tahanan ng It's Showtime ang puso ng bawat sumusuportang madlang people. Simula July 1, mapapanood na ang It's Showtime sa GTV at patuloy pa rin nga abangan sa A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC at TFC mula Lunes hanggang Sabado ng alas 12 ng tanghali. Upang Gino Krishnan, ABS-CBN News. Congrats, Showtime! Wow. Congrats, congrats! Okay na doon. Tuloy-tuloy na sila doon. Okay. Congratulations na lang po.
At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!